Kung sa tingin mo nakita mo na ang lahat ng kakaibang bagay sa ating planeta, nagkakamali ka. Dahil noong nakaraang mga taon, marami talagang himala ang gumulat sa lahat. Malamang siguro narinig mo na ang tungkol sa Rub al Khali Desert. Ito ang pinakamalaking disyerto sa Arabian Peninsula na nasa Saudi Arabia, Oman, Yemen at UAE. At ito ay mayroong sukat halos 250,000 miles. Ngayon, nang nakita ng Saudi Arabia ang isang lawa sa isang tuyong disyerto, naalala ng mga Muslim ang isang linya mula sa Quran na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad na hindi darating ang araw ng paghukom hanggang ang kalupaan ng Arabian ay maging lunti ang pastulan na may dumadaloy na ilog. Gayunpaman ang mga siyentipiko ay mayroon talagang sariling scientific opinion. Ang dagat ng buhangin na umaabot hanggang sa horizon mula sa simula ng panahon ay isang pagsubok para sa lahat ng uri ng buhay. Isang pagsubok na nagtatapos sa buhay o kamatayan. At dahil ang lahat ng halos ng UAE ay nababalot ng disyerto, ang salitang Arabic para sa disyerto ay isinalin bilang dagat na walang tubig. Ang hindi magiliw na rehiyon na ito na kung saan natutong mamuhay ang mga Bedouin ay tinatawag itong isang tuyong impyerno. Ang buhangin dito na kung saan natatanaw ng iyong mga mata at hindi inaasahang hangin na sumisipa sa buhangin ay kung minsan umaabot ng hanggang 1,000 talampakan ng taas. Ngayon, sa kabila ng labis na inhospitable condition, ang Arabian Peninsula ay natatakpan ng mga ruta ng mga kalakalan mula pa noong unang panahon. Habang naglalakbay ang maalamat na mira mula pa noong nakaraan na kung saan konektado pa ang Mediterranean hanggang sa Asia, ang mga karaban ay nagdadala ng mahalagang pabango at pampalasa mula sa silangan. Sa pamamagitan ng Balkali Desert na kung saan itinuturing na pinakatuyong lugar sa mundo sa loob ng maraming taon. At pagkatapos nito, dumating ang Makuno Cyclone na bumira sa rehiyon at ito ay nagdala ng napakaraming ulan sa Oman. At ang ulan na ito ay 3 beses na mas malakas kaysa sa taunang pag-ulan na umaabot lamang ng 11 pulgada. Sa nangyaring ito, ang tubig ay nanatili sa disyerto at salamat sa mga sand dunes, nakalikha ito ng mga kanal sa buhangin. At nagresulta ito sa Rub al Khali bilang pinakamalaking disyerto sa peninsula at isa sa pinakamalaki sa planeta na nababalutan ng mga lawa. Ang ibig sabihin naman ng Rub al Khali ay empty quarter at ito ay isang malaking walang buhay na espasyo na nahahati sa 4 na governments. Gayunpaman pagkatapos ang ulan, ang pangalan na ito ay hindi na tumutugma sa katotohanan at ang napakalawak na buhangin na ito ay pinalitan na ngayon ng napakalaking water services. Ang karamihan sa mga tubig na ito at mga reservoir ay napunta sa 3 mga lugar, ang Al-Qukir, Tablotin at Umami, sa mga hangganan ng Saudi Arabia, Yemen at Oman. Ang mga mahilig naman sa turismo na madalas sa tumutungo sa tuyong lugar ay pinuno ang mga internet ng mga larawan ng walang katapusan ng mga lawa na nabuo pagkatapos ng pag-ulan. At sa mga larawan na ito, kung minsan ang disyerto ay talagang hindi na nakukuhanan ng larawan dahil ang pumalit dito ay literal na walang katapusan na tubig at meron ding itong mga alon. Ang mga permanenteng residente naman dito, ang Alkalis, ay nagsabi na hindi pa siya nakakita ng ganito sa nakalipas na ilang dekada. Dagdag niya pa mismo na sinabi mismo ng mga native sa Saudi Arabia na ang ulan at baha na ito ay talagang napakaganda. Ang tubig ngayon na nababad sa disyerto ay maaari na ngayon taniman ng buto at ito ngayon ay tinutubuan na ng napakaraming mga damo. Ang mga camel drivers ay siguradong mapapakain din ang kanilang mga camel sa loob ng maraming mga taon. Sa isang lugar na walang masyadong mga pagkakataon na magpalaki ng mga kawan o magpalago ng mga pananim, lahat ng mga farmers ay kailangang gumamit ng mga kamelyo. Kaya naman labis din ang tuwa ng mga tao dahil makakatulong talaga ito sa kanilang mga hayop. Ang mga taong naninirahan sa Rub al Khali ay iniuugday ang kanilang mga kapalaran sa kanilang mga kamelyo. At ang ganong hindi ka panipaniwalang pag-ulan ay talaga namang napakahalaga para sa kanila. Mas makakakain ng mga hayop at maaari silang mabenta ng higit pa. Ilan lamang ito sa mga daylan kung bakit nga ba nagkaroon ng ilog ang tuyong lupa ng Saudi Arabia. Na mga kaba sa ating video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.